A mother is not only having a child, but also having a spiritual child. Okay? And the time, it's only God who knows when it's the right time that God is going to put a baby in our womb. He knows it already. But one of the verses in the Bible, Proverbs 31, verse 31, para sa inyo ito mga kananayan, okay? Or sa mga kananayan at sa ating mga pamilya, okay? Let's honor our mother, or honor her, okay? Honor her for all that her hands have done. Hindi natin alam, hindi natin sukat akalain. Kalimitan ng mga katatayan siya sabi, pagod na pagod ako sa trabaho, pero ang totoo na yung nanay, sobrang pagod sa loob ng isang tahanan. Totoo talaga. Kumbaga mamaya, may pakita ng picture, ang kamay ng isang ina, ang dami. Pero ang tatay, isa lang focus eh, di ba? Kalimitan ng tatay, isa lang ang focus. So, look at this verse in Proverbs 31, verse 31, sabi nga ni Haring Solomon, honor her, ang inyong mga kababaihan. Ang ating mga kananayan. Okay? For all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. During the time when Jesus Christ na devote sa templo, Jerusalem, in Luke chapter 2, verse 51, his mother treasured up all these things in her heart. Yan ang isang napakabuting katangayan ng isang ina. Ano man ang mangyari, okay, ang inyong mga ina, kayo mismo, you are treasuring everything in your heart. Amen? Amen. Diba? Kaya talaga kasi sabi nila, punong-puno yan, kaya konting maano mo lang, lumalabas lahat, nagiging emotional, kasi punong-puno sila. Amen. They treasured everything, even your relationship as a husband and wife, in your family, their children, and even up to now, kahit na sila ay mommy, daddy, or mommy, lola, nanay na, no? They're still treasuring everything. So, pwede mo natin palakpakan ang mga buhay ng ating mga asawa, ating mga kanayan, ng ating mga kababaihan sa lugar na ito. Diba? So, ulit, kami po ay saludo sa inyong lahat. So, today, pag-uusapan natin ang the word fan. Kasi letter F tayo, di ba? But before that, next week, we will have a guest pastor speaker. Okay? Sino excited? Excited kayo? Okay. Hindi ko sabihin kung sino. O gusto niyo sabihin ko? Sabihin ko na, okay? Okay. We will have a guest speaker pastor from the USA, from WinLA. Pastor Herman is coming to visit us next Sunday. Nalalabot na. Praise God. So, binisit na si Pastor Herman sa Sunday. So, we encourage everyone, okay? If you are available, there might be, okay? So, he's the one who's going to speak to all of us, to deliver the Word of God to all of us. So, be excited for the Word of God. Amen? So, okay. So, pag-usapan natin about the word fan. Ay, wala pa ako. Fan. Or fan being a mother. Masaya ba ang pagiging isang ina? Okay. Amen? Parang dalawa lang narinig po. Parang si ate, tatlo lang ngayon. Buwang yung mga young couple natin, buwang din. Pastor, may duper pa kami sa ngayon eh. Buwang wala, masaya pa yung pagiging isang ina. Yes! Yes! Pero dadagdagan natin yung fun. Okay? Because it's not start or it's not end with fun alone, but it pag dinagdagan ng letter, magiging functions. Okay, so pag-usapan natin about the functions, okay? Ang isang katawan, tingnan nyo kung yung mga katawan, kayo ay buo. Tama ba? Buo kayo? Tama? Ang isang katawan ay binubuo ng maraming parte. Last week, we talk about fellowship is more about relationship, it's more about love. Relationship. Hindi pwedeng magkaroon ng fellowship without relationship, tawag yan activity. Okay, umatid lamang kayo ng activity. Pero dahil nagkaroon kayo ng fellowship, ng love, ng relationship sa one another, nandun na pusang loob na yan. So yan ang pinag-usapan natin last week, still a relationship. Pag-usapan natin today is about partnership. Okay, sabi natin last week, because you and I are part of one body. We are the parts of the body. Who is the head? Hindi si pastor. Jesus Christ is the head of the church. Many parts, but only one body. Only one head of the body. Okay? So, pag-usapan natin ito. Kung ikaw ay parte, or ano yung parte natin
sa katawan or sa body of Christ, in this fellowship, what is your part? Kung ikaw ay parte ng katawan, ano ikaw? Ikaw ba ay mata, tenga, kamay, paa, ilong, pastor, tsang kami, kasi mamaya may kainin kami, may kainin kami, kaya tsang lang talaga kami, or hindi pala tsang, dibig kami, di ba? So, tanong lang, kung ikaw ay parte, tanong yung mga katabi nyo, sa mga kainin nyo, kung ikaw ay parte, anong parte ka? Yung iba, sabi, breast, chicken, ano na, drumsticks, manok na pala yung usapan, no? Puso! Ganda, no? Puso. Sige, so pag-usapan natin, you and I are part of the body. Hindi natin maikakalato. Once the moment that you have a relationship with God, the Holy Spirit is upon you, okay, and you are part of the body of Christ. Sabi ko sa awitin natin, and the Holy Spirit power give the gift of Spirit in us, the gift of love. So please open your Bible in 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Ito ay amplified version. Okay, dyan lang tayo mag-usap. Kaya mabilisan itong message. Matagal itong message ito. Matagal itong message ito. So sabi dyan, now, you. Pakisabi, you. You. Okay, yung bawat isa. Now, you are Christ's body. And individually, members of it. Basahin natin in all context, sabi ng amplified version. Now, you collectively are Christ's body. And individually, which is you are, members of it. Para saan? Each with his own special purpose and function. Actually, no? Sa isang fellowship, pag lahat nagpa-function, there is what we call fun. Pero sometimes, pag too much function, wala nang fun. Kasi iba hindi nagpa-function, nakakalimutan, wala ako na eh. Pero naniniwala ba kayo, when you have received Jesus Christ, 1 Peter chapter 4 verse 10 says there that God has blessed us with variety of spiritual gifts. Naniniwala tayo doon? O hindi pa natin alam kung ano yung spiritual gifts natin? Mamaya pag-usapan natin. There is spiritual gifts. 1 Corinthians chapter 12, ito. Yung kasunod nito, ang daming spiritual gifts kasi may apostles, okay, missionary, evangelist, teachers, no? Pero yung kasunod ng chapter na ito, anong kasunod ng chapter ito? 1 Corinthians chapter 13, it's what's all about? It's all about love. So pinag-usapan ni Pablo, sabi ni Pablo, ito yung mga gifts, yes, tangay-tangay natin ito. Dala-dala niya, when you receive the Holy Spirit, tangay-tangay niya yan. Pero ang pinakamahalagang gift na ibinigay sa atin is the gift of love. Without the gift of love, okay, hindi magpa-function lahat. Sabi, if I could speak different language, if I could prophesy, if I could speak in tongues, but without love, I am nothing. Amen? So, balikan natin yung ito, no? So, yung sabi natin yung last week, relationship, fellowship, itong fellowship na to, is about relationship, build upon relationship, partnership, and next week, it could be stewardship. Pastor Herman will deliver about stewardship. So, pag-usapan natin about the function or the body of Christ. Kayo ay parte ng katawan. Ang isang katawan na hindi gumagana, okay, pag hindi ito nag-function, okay, ito ay magkakaroon ng dysfunction. Siyempre naman, di ba? Pero ang isang katawan, tandaan natin, ang isang katawan natin, kapag malalaman mo meron niyang brokenness sa mga medical dito, malalaman mo, pag inassess mo, ano yung fracture to, paano mo malaman? Loss of function. Okay, aside from mga maga, may dugo, o hindi tao na yung buto, pero kung hindi tao yung buto, okay, wala kang nakita nito buto, tapos normally nagagalaw mo to, pero hindi siya nagagalaw, ibig sabihin, uy, may bali, may fracture, loss of function. Kamusta ang fellowship natin sa bawat isa? Kamusta yung God-given gift sa bawat isa? Are we functioning as God intended to sa bawat isa sa atin? Or are we functioning as God intended, yung binigay niya gift sa bawat isa sa atin? Amen? So katulad ng isang, sa katulad ng mga pananayan, di ba? Isang katawan, but many different parts. Tignan niyo itong picture na ito. Di ba? Isang katawan, but many functions.
Okay, hindi ko siya sabi na, Pastor, yung mga patatayan, ilipap mo naman. Kay Pastor Gary yun sa next month yun. Oh, Pastor Gary mag-deliver nun, okay? So, tingnan natin, oh, one body ang kananayan with many functions. In the church, in the fellowship, in the body of Christ, if people are just sitting, not functioning, the fellowship is dying. Pero makita nyo, if everyone is functioning that God-given gift to them, the fellowship is nourishing. Why? Because your God-given gift is not for you to own it, but to share it and to serve other kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Tama po ba? Ayan. Oh, tama. Thank you, sir. Buti yung mga kids. In Romans chapter 12, okay, look for this one. Romans chapter 12 verse 45, it says here, just as our bodies have many parts, and each part has a special function, so it is with Christ's body. Tandaan natin, kung ano katawan nito, itong katawan ko na ito, katawan ninyo, okay, pa, sino nag-gym dito? Meron bang nagpo-push-up na isa lang? Dito. Hindi dito ha, kaya isang push-up lang. Pag gano'n ang ginawa nyo, isang braso ang laki, yung isa atrophy. Okay? Lumiliit ang muscle. Ganun din sa atin. Kapag one side of this group are the one who's functioning, the other side of the group, akala nyo nasa-serve yung energy nyo? No, atrophy ang nawawala. I mean, nagkakaroon ka ng loss of function, lumiliit yung mga giftedness na ibinigay ng Diyos. Pero unlike when you exercise those kind of gifts, ano nangyayari? Dumadami ito, mga kapatid. Sabi nga, mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, napagkatiwalaan ng Diyos in small gift, spiritual gift, mapagkatiwalaan ka pa sa maraming mga bagay. Pero kung isang gift pa lamang, Lord, ayaw kong gamitin ito, nahiya ko eh. Hindi ko patay ito, ayaw kong pumunta doon, ayaw kong paggamit. Then don't expect so many gifts to come into our life. So sabi niya, just as our body have many parts and each part has special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body. Isa lang ang body of Christ. And we all belong to each other. Diba? Kaya nandun yung relasyon. Kaya sinasabi natin, pagkasabi sa katabi natin, sabi ko sa iyo, kapatid, last week may parte ka. Diba? Anong English ng parte? Participation. Okay? Pag-aaral sa katabi natin, kapatid, meron kang parte si Pasyon. Okay. Ayalan na. Alright. Okay. In verse 6 of this, okay, basahin natin. In verse 6, tunin natin, ang bawat gift ninyo, kanino nagsimula? Kanino nang galing? Sa atin ba? Dinevelop nyo ba ito? Hindi, kapatid. From His grace. Lahat ng meron sa atin, from His grace. Lahat ng meron kayo, from His grace. In His grace, okay, God has given us different gifts for doing certain things well. Hindi lahat tayo dito ginawang pastor. Hindi lahat tayo dito ginawang teacher. Hindi tayo lahat dito ginawang administrator or all those kind. Iba-iba tayo. Bakit? Kasi iba-iba ang function natin lahat. Not only in the church, even outside of the society, iba-iba ang function natin. So that there will be a cycle. Okay? Kumbaga, chain cycle. Uy, may tumutulong, may nagbebenta. Uy, iba may gumibili. Okay? May chain cycle. Kapag walang nangyari ganun, namamatay ang isang komunidad. Diba? So in verse 6 says here, in His grace, God has given us different gifts for doing certain. Sigurado ang Diyos, kung yung binigay ng Diyos sa inyo, He is certain for you to do that kind of gift. Things well. So if God has given you the ability to prophesy, if you have a gift, ito na, pag-usapan natin yung mga gifts. Sabihin nyo, Pastor, ano ba yung mga gifts? Okay. In Romans chapter 12, makikita niya. In 1 Corinthians chapter 12, makikita niya. So if you have gift, if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Okay? If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it's giving,
Give generously. Ito na, pastor, yan, for sure, wala kaming gift na. Wala kaming gift about giving. Kapatid, God has given you what we call love. And nakapaloob sa love, what we call yung, kumbaga, ang sabi ng Brother Donnie, yung maliit fine prints. Fine prints, di ba? Nakalagay doon, giving. Because love is giving. So if you receive love from God, it means giving. If God has given you leadership ability, take responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. So sabi nga, the body of Christ, you are part of the body. We are not the head because as I've said, there's only one head in the body of Christ and that is Jesus Christ. Hindi si pastor, hindi ko sino leader, tayo lamang ay functioning parts of the body. May papakita ko sa inyong word. Okay, bago ito. Anong gusto nyo? Siguro narinig nyo na ito. Tayo ay isang... Pakisabi? Malakas. Lumas na lakas pa. Kawatan. Hindi, iba na babasa ko. Mga nababasa ko. Kawatan. Pakibasa ulit? Kawatan. Kawatan? Kawatan o katawan? Kawatan. Ano tayo? Katawan o kawatan? Kawatan. Yan. Nagiging tayo ay katawan. But the moment that you don't want your God-given gifts to be used, to be functioned, to utilize and serve in the ministry for other people, anong tawag na? Hindi na katawan. Kawatan. You are robbing each one. If the Lord has given me a kind of leadership here, okay, for so many years, and hindi ko siya ginamit, o hindi ko siya ipinahiram, o hindi ko siya ginamit, nag-function, kawatan yun. You are robbing each one sa fellowship ng Lord. Tandaan niyo mga kapatid, you won't be here in this church if wala kayong purpose. Napaka-simple. Minsan, bumibisita tayo sa church, we're looking for fellowship. But the moment that you are there, because God has something for you, because you have God-given gifts, pero minsan natin pumunta ako doon para ma-nurture ako, para, ang tawag dyan, ma-minister lang ako. No, you go in one church because you are to minister in that church. Hindi para lamang, para ma-feed ako, or yes, that's one part. Because nilagay ka ng Diyos in one church because you have special gifts na kailangan dun sa church na yun. You are needed in one fellowship. You are needed in that life group. You are needed in this fellowship. Tandaan niyo, hindi lang din sa church. That's why you are brought here in Canada because you have a purpose. Your functions, your gift from God, hindi to pang Sunday lamang. Ang nangyayari, yung gift na binigay ng Diyos, nagiging Sunday Christian lamang. Tama? Pag Sunday lang sinusuot, pag Sunday lang na na-exercise yung gift. Okay? Mamaya, pamigyan natin different kind of... Sa church, ito yung tiyatawag na nasa school. You are edifying. We are building one each other. Kasi paglabas natin dito, napapractice dapat yung gift na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi siya nahihinto sa loob ng church. Tapos pagbilatin sa labas, ay, nakalimutan ko na kung yung gift ko eh. Diba? If you have a gift in leading, lead other. Not only in the church, outside. It could be your family, it could be your friend, it could be your co-worker, it could be other people. If you have a gift in giving, huwag lang sa church. Wala kayo mag-tight na opening ni sister. Sis, ay rin, diba? Saka sis, ano? Diba yung mga kapatid, ang laki mag-tight na opening? Hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung sino yung mga sa offerings, okay? Pero di ba, ang pagbibigay hindi lamang sa church, it should be outside and even in your family. Sabi ng Timothy, if you are good in giving in the church, how much more in the family, in your own family, or in the family of believer? So, your spiritual gifts is not only Sunday, but course every day. Tama ba? Kasi, binigay sa inyo ng Diyos yan. So, huwag tayo naman maging kawatan. Okay? Tayo ay isang katawan, the body of Christ. We are given different spiritual gifts from His grace, and we are not using the spiritual gift God has given us, we are robbing the fellowship that God has entrusted to us. Tingnan nyo na lang sa bawat LG ninyo, sa bawat life group ninyo. If your life groups are not functioning well, there will be what we call paralysis later down the road. Bakit? Hindi na utilize
hindi nagagamit yung kaloob ng Lord sa bawat isa sa atin. So kapatid, your body, your God-given talent is not for us to use. Ito yung ipinahiram lamang ng Diyos. Kaya sa next week, ang topic natin is stewardship. So sa isang friendship, may relationship, may partnership, at merong stewardship. We see how those things move into a fellowship. Kasi kung walang relationship, walang partnership, walang stewardship, activity, kapatid. For so many years pala na magkakasama tayo, wala pala tayong relasyon, wala pala tayong kinagsamahan, wala pala tayong partnership, at wala pala tayong stewardship kung yung binigay ng Diyos. Organization, kumbaga. Diba? Business organization, kung kilala tayo ng CRA. Kumbaga. So ito'y pinahiram ng Diyos sa atin, ipinamahala, you're only a steward. Ano mong ipinahiram ng Diyos sa atin? Even yung ating mga anak, pamilya, asawa, everyone, ipinahiram ng Diyos sa atin na. So if you are given certain kind of gifts from God, use it to edify, to nurture, and build the body of Christ. Amen po ba? So tanong ko ulit, kayo po ba ay may spiritual gifts that God has given you? Amen. Kunti lang, nalit ko lang dito, parang dito mo sa nalit. Meron po ba yung gift? Amen. Dito po, meron po ba kayo? Amen. Amen. Alam nyo, later on you will see, the church grows not because of one person, but the functioning body. Nag-grow ang isang katawan kasi lahat, ano mong tawag sa exercise, yung hindi gumagamit ng weights, yung buong katawan lang ang gamit lang. Ang tawag mo, bro? Calisthenics lang. Walang ways na din na, wala po, push-ups, sit-ups, lahat na. Nalulumalaki ang katawan. Bakit? Everything is functioning, even the mind. Walang nalileft alone. Diba? So kapatid, if you are left alone in this church, sabihin niya, Pastor, wala akong, hindi ko lang mag-functioning gift. Yan, then speak to Pastor Gary. Diba? Speak to us. No? Pastor, saan ba ako kaya pwede magamit? Praise God, kapatid. We're longing for you. Ngayon, present na. Amen? So in Ephesians chapter 4, verse 11 and 12 says, now these are the gifts Christ gave to the church, which is apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ano purpose? Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. These are just five examples of spiritual gifts that God has given to the church. Ano purpose? To edify, nurture, and build the church. Ika nga natin, katawan. Hindi tayo, nawa, huwag tayo maging kawatan. Ang ganda nung Tagalog talaga ng salita, no? Kung budget-budget mo lang, magkakatunog sila lahat. Diba? So if there's a relationship in a fellowship, serving our God-given gifts won't be hard. Totoo yan. If you have a relationship with the fellowship, hindi mahirap mag-tinfold, kapatid. Kasi pag-ibig ang binibigay mo. When loves, pag sinabi natin pag-ibig, hindi ito nag-a-ask ka ng kapalit, kundi ipinibigay ang love, di ba? Love is giving. You're not asking in return. So, pag-usapan natin na yung what are the essentials, okay, of having a function in the body of Christ. So, number one, dalawa lang ito. Kaya sabi sa'yo, mabilis lang ito eh. Dalawa lang ito. Sabi niyo, oy, praise God. Number one, serving is essential for the function of the church. Sabi nga natin, sinabasa natin kanina, 1 Corinthians chapter 12, okay, in verse 7, sabi doon, a spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Kumbaga, in other words, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Hindi lang ito ng inyong LG, ng bawat grupo, ng itong fellowship na ito, kundi the body of Christ of all. Yung pag-function ng isang church ng inyong God-given gifts, makikita nyo. Simula natin sa pamilya ninyo, sa inyong mga lagyo, sa church na ito, it will be a functioning church. Question, is this Queen Nova Scotia is a functioning church or a dysfunctional church? Malalaman natin yan, di ba? Kasi you and I are part of this fellowship. We cannot say we are functioning. But if we are not seeing the fruit of those, we are dysfunctional. But if we are seeing fruit, how the Lord blesses us, tayo ay tatanin lamang, si Apollo nagdidilig, pero sino nagpapalago? Ang Diyos ang nagpapalago. So, tayo isang katawan, hindi tayo yung mga kawatan.
Don't rob the body of Christ. So, sabi doon, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Ang dahil natin, huwag natin sulokin. Binigyan ng Diyos sa inyo yan eh. Kung meron kang magandang boses, meron kang puso paglilingkod, in different kind of means, yung hospitality, children, worship, okay, admin, okay, it's ampar. In the church, if you have God-given gift, alam nyo na, Pastor Mukhang meron yata akong gift sa ito, approach the ministry leaders, approach the pastoral, approach the leaders, approach your life group facilitators na sabihin nyo na, I'm willing to be used by God. Kapatid, hindi para sa inyo yan. Ibinigay yan, ipinamahala lamang para ipagamit to glorify Christ for the profit of all. So 1 Corinthians chapter 12 verse 20 says, here are some of the parts God has appointed for the church. First, the apostles, prophets, teachers, then those who do miracles, the gift of healing, those who can help others, those who have the gift of leadership, those who speak in unknown language. Bakit ginamit dito? Ito yung mga gifts. So sabihin nyo, Pastor, wala naman ako dyan eh. May kadugtong pa yan. Okay? In verse 29, are we all apostles? Are we all prophets? Are we all teachers? Do we have the power to do miracles? Do we have all the gift of healing? Do we all have the ability to speak a known language? Do we have the ability to interpret a known language? Of course, hindi pwede mangyari yung mga kapatid. Sabi nga natin, kung ang church ito, laughing and speaking tongues and no one will interpret it, useless. Hindi man lang natin maunawaan kung yung sinasabi ng Spirito ng Diyos. If we're speaking in tongues and no one able to interpret it. So, merong passion ang bawat isa sa atin. So, you should earnestly desire the most helpful gifts. Kailangan natin ng prayers. Kung hindi nyo pa natin discover mga kapatid ang inyong mga gifts, sino dito yung hindi pa sure, taas ang kamay. Ask it sure kayo lahat. Yung honestly, sino yung hindi pa sure na parang, Pastor, hindi yata ako sure kung may gift ako o wala. Sige, huwag nyo nataas ang kamay nyo. You have to pray for it. Sabi ni Pablo, pray for the Holy Spirit. The Holy Spirit knows ano yung kakayanan natin. Sabi natin, lahat ng gift natin nagsimula sa Diyos. By His grace. Pero ibinigay ito, ibalik din natin for His glory. Amen. So when we think that we are not an important part of the body, or hindi ako mahusay, katulad ni pastor, ni brother, ni sister, mag-share in all those things, because you have a unique kind of gifts. Maaring hindi yun yung gift mo. Maaring hindi yung parte mo sa body of Christ. Diba? Pag sinabi nyo, gusto ko sana mag-dance, pero ayaw talaga sa akin. O ito na lang, sige. Kasi microphone natin. Gusto ko umawit, pero ayaw ng microphone sa akin. Diba? Maaring hindi talaga yun. Maaring gusto natin mag-drums, mag-bass, mag-guitar, mag-lead, mag-prophesy. However, if that's not your gift, makakaramdaman yun. But don't look down on yourself dahil hindi ako isang tulad ni brother, ni sister, kapatid, because you are unique. The more you use that kind of gift, the more it will improve. The more it will, more will be added unto us. So tandaan, when we are not using the gift God has given us, we are robbing the church. Number two, and last. Oh, mabilis ba? Pag mabilis man ang tayo, parang masurong muna kung malilis, mamahay mo pa. Ayan nyo din. Okay, number two, your God-given gifts to function done in many different ways. Ito, tanda rin ito. Yung kung anong binigay ng Diyos sa atin, sabi natin, hindi lang ito sa church. Kapag ang tingin niyo kung anong binigay ng Diyos sa inyo ay para sa church lamang at hindi ito nilalabas sa labas, anong tawag doon? Anong tawag kapag binigyan kayo ng gift ng Lord pero sa church lang ginagamit, sa labas hindi? Hmm? Exclusive? Pwede? O exclusive? Membership? Mga kapatid, ibinigay ng Diyos siya sa atin para gamitin natin sa labas. What first? It would be selfishness. Tandaan ninyo, no? In Matthew 25, okay, in our verse, Matthew 25, look at this one. 37 to 40. Nagtatanong yung mga disciples, Lord, kailangan namin pinakain, pinainom, binisita,
Sino ba yung dapat bisitahin? Nasa loob ba ng church o yung mga nasa prison? Sino ba yung dapat bisitahin yung may sakit? Yung nasa loob ba ng church o yung mga nasa hospital? So hindi ko sinasabi na yung pastor kaya kami nasa church kasi kami yung mga sakit. Oo, tayo yung mga makasalanan kaya tayo, we need Christ. However, there are really sick person in the hospital, there are really person who are in prison, who are not yet in freedom, spiritually, and we have to visit them. Pero nangyayada, akala lang natin, di pastor, antay namin sila lumabas, okay, sa hospital, sa prison, takang namin sila invite. Why not we go in those places and practice what has given unto us? Kasi kung ang mindset na natin na hindi sa church na natin ginagamit yung spiritual gifts, mali kapatid. Gamitin ninyo kung ibinigay nito sa inyo to encourage and edify other people as well so that they will know that there is God in their life. Sabi dito, then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick, in prison, or come to you? Yung ginawa ng mga disciples si Jesus Christ, kailan ka namin pinakain? Kapatid, whatever you do to the least of these people, you are doing it to me. Sabi ng Panginoon. Kung anong ginawa ninyong kabutihan or pagpapala sa bawat isa, you are doing it to the Lord. Alam nyo, naturally, ito, paano malaman na meron kayong gift in that? Naturally, walang bigat sa loob ninyo, natural niya. Natural kayong tumutulong, hindi dahil naawa kayo, or natural sa puso niyo at walang bigat. Natural. Yung inyong pagtulong, bakit? Because that's giving gift. Hindi nag-grip ang Holy Spirit sa inyo na gamitin mo ito. Why? Because it is God giving gift sa atin. So sabi dito, in verse 40, and the king will answer, saying to them, assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you do it to me. Kaya ang spiritual gift natin, ano man yan kapatid, whether in church or sa work or community, in your family, i-practice natin. Amen po ba? If we are preaching not only in the church, we are preaching also in the house. If we are serving in the church, ito, nung kabataan ako, totoo ito. Nung kabataan ako, nagpupos ko sa ulang bintana, pero sa bahay namin, hindi ko ginagawa. Tama ba? Di ba? Tama, nagwawalis pa ako noon, pero sa bahay namin, hindi ako nagwawalis. So kung yung ginagawa natin sa church, especially to young people, to anyone, okay? Kung yung ginagawa natin sa church, duplicate it sa bahay natin, sa outside world. Diba? Hindi lang tayo pang Sunday. Okay? Pero totoo talaga yun. Diba? Parang nakapaglinis na ako ng upuan, nakapagbuhat pa. Pero sa bahay namin, pag-utusan ka, mamaya na po. Mamaya na, matago na. Totoo, diba? Siguro, that's happened also in our... Mga yun, tama ba? Ang mga nanay na lang. Mga nanay, tama ba? So we encourage our youth, okay? If you're able to serve here, okay, or be respectful with one another, okay? Be respectful, first of all, in your mother and your father at home. If you are honoring the leadership in this church, pastor, okay, or brothers, pero pag in our parents, you are not honoring, sakit mo kapatid. Amen. Ay, hindi na sumagot. Sumagot mo ang pata. Amen. Diba? So, totoo yun. Kung yung ginagawa natin dito, gawin din natin hindi lang sa church, sa bahay din, sa labas din. Amen? So, in this verse, Jesus shows us His ways to use the gift He has given us. Serve what was given to you, kapatid. Alam niyo last year natin in servanthood, ipinakita ng Diyos how He served in many ways. Even to humble Himself, to wash His disciples. Disciples' feet. He's not only a hearer, but a doer of the gift na ano mong ibinigay ng Diyos sa inyo. Maybe you are new into this fellowship, mga kapatid. I like to call on Jacob. Maybe you are new into this fellowship, or a new believer, or a guest in this fellowship, or in yung mga life groups, no? But rest assured, God has given us
variety of spiritual gifts. Totoo to, mga kapatid. Kasi kung wala tayong na-receive na gift, wala tayong na-receive na Holy Spirit. Because it's the Holy Spirit who will empower us. Kung wala tayong na-receive na gift, ibig sabihin, wala ang Holy Spirit sa atin. Hanapin ninyo, kapatid. Pray for it. What is the gift that God has given to you? Sino dito mausay magluto? Nasa kamay? Wala? Ayaw, pastor, iyasin po kami sa magluto sa magluto. Diba? Huwag tayo nangiya. Actually, what your gift is encouraging for other people. Yung pagluluto niyo, paghirap, yung paghahalo, ibang tao napapakain. Yung paghirap, yung pagbubuhat, ibang tao hindi na nagbubuhat. Ibig sabihin kasi yung gift niyo eh. Nasa kapatid ko. Ayan, diba? Yung kapatid ko talaga, he has a gift in sabi niya as a muscle man of this church. Diba? Maaari niyo yung gift niya. Pero bakit? It helped us so that we could function. Me, Pastor Gary, and everyone could function. So use whatever kind of gift that God has given you. Huwag tayo maya, ah, dito lang ako eh, taga-walis na. Alam niyo ba dati, taga-walis na ako ng upuan. Taga-punas ng upuan, taga-tikot lamang. Pero hindi ko titignan yun as parang kababaan. Pwede sabi ko, Lord, ano ang ibigay mo po? Ito yung kaya mo gawin at the moment, gawin natin. Huwag tayo maghanap na, hindi, pastor, gusto na tumutugtog agad, gusto na kumakanta agad. Kapatid, mag-tiklog ka muna ng tablet. Bakit yung mag-tiklog ng tablet, nahirapan ka, di ba? So gawin mo natin yung small scale. Just tell you honestly, although ibigay na Diyos sa inyo na maliit na bagay, pag kayo nagkatiwalaan dyan, na-improve yan, dadami pa yan. Sino dito ang maraming ministry sa church? Pastor, dalit na hinawakan. Meron akong admin, may worship ako, may youth ako, and all those things. Hinawakan na lahat. Kasi you are a good steward. Kaya marami tayo, i-delegate naman natin sa iba na hinawakan. So, ulitin ko ulit, ano man yung gift natin, mga kapatid, gamitin natin. It is not ours. It's not ours for our disposal, but Lord, saan mo madaling? Kaya ito sa sabi ko, every time people are coming to our church, in this church, we are asking them, pray for words that the Lord is going to use you. Yes. Hanap kayo ng iba pang church dito. Where the Lord is going to use you, what your God-given gifts. Hindi yung parang, dito na ako, upulang kasi ako dito eh. Diba? Hindi. Hindi tayo dumating sa church ito dahil para maging hearer lamang. But we are a doer. Tandaan, you are here because you are a doer, not a hearer only. So to end this, we see that our function to serve one another with our spiritual gift is the basis of the functioning of the church. If this church is not functioning, you're not seeing the church growing. Kung hindi natin dampanan kung ano yung binigay ng Diyos sa atin to lead other people to serve in the ministry, different kind of ministries, hindi mag-grow ang church ito. Gusto nyo pang mag-grow ang church ito? Anong dapat gawin? Minister. That's why, word Christian, word, saan natin tumutang ko? Word Christian ministries. Ibig sabihin, ang daming ministries. Because you and I are ministers. Diba? So there's no set way of service. God has designed a total ministry for the congregation and each person has been designed to carry out the part of the ministry. Alam na tayo sa discipleship group, pinos ko doon. There is a joy or fun in functioning as God designated for us. Kung ginagawa natin ito, makikita ninyo ang paglago ng isang church. Yung obedience. Obedience ng isang kapatiran into the will ng Lord sa kanyang buhay, it will produce more results in the fellowship that where he or she God has put. Diba? So this means everyone in this building is important and as part yung mga nasa ating mga young nagkaroon na LG may young couple, okay, may junior youth, young professional, young couple, young family, growing family, and maturing family. Maturing family, may purpose ang bawat life groups. Mag-work, everyone, you see, maka-up and down yung tao dumating dito. Amen? Pero if you and I are not working or doing what God has given us, don't expect this church to grow. Yes, sabi po, sir, ang Lord na papalago. Yes,
But kailangan kayo ng Lord that God has given you to show to others yung gifted ninyo so that they will give glory to God. But God is sovereign. Pwede niyang palaguin, i-raise up ang mga tao na ready to rise up. Okay? So failure to exercise one's gift weakens the body. Huwag tayo ma-surprise kapag na-paralyze tayo if lahat na pala naki-pastor ang lahat ng mga bagay-bagay. Pag naki-sister lang lahat ng mga bagay, kunin naman natin. Sis, ano ba yung pwede kong maitulong? Because we are one body with many parts. Therefore, seek to know your gift and serve the body. I'd like to read this one sa inyo. Read this one. 1 Timothy chapter 4, verse 14. Okay? Maaaring nagkabawander kayo, Pastor, ano ba talaga yung gift ko sa inyo? Look at this verse. Before I stand in your front, someone, okay, prophesy, speak blessing, spiritual gift over my life. It could be years and years and years. Sabi ko, hindi mangyayari yan. Sabi nung prayer sa akin, you will lead older people than your age. Sabi ko, hindi mangyayari yan. Pero, everything happens if there is obedience in His word. Look at this word. Verse 14. Do not neglect the spiritual gift you received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Give your complete attention to these matters. Throw yourself into your task so that everyone will see your progress. We are always saying that we are a work in progress. Amen? Yes, tama yan. Because God is not finished in all of us. In Philippians chapter 1 verse 6. So if we're saying that we are a work in progress in all of our life and the spiritual gift that God has given us, put our matters into those things. Ang mga binigyan ng Diyos. So join me in a prayer right now, brothers and sisters. Let's pray. Father God in heaven, Lord, I thank you, God. Not because of what we have or what we can, but it is what you can, O God Jesus, and able to do in one person's life, Lord, O God. That you have given us different variety of gifts from your grace, O God Jesus. We don't deserve all of this, O God, but Lord, yung pinagkatiwala mo ito. Nawa, maging mabuti kaming katiwala na naman yung pinahiram mo sa amin. Ikaw magpapalagunin ko, Lord, O God, it's not for us, not only for this church, but so that other people of this world will see the glory for you, O God Jesus. We thank you, O God Jesus, and I speak for all the blessings over our brothers and sisters. Ngayon pa nilang pinagpapay, O God, over this spiritual gift. If they are not sure, O God, the Holy Spirit will make it plainly into their lives and will be used for your glory. In the name of Jesus Christ, and everybody say, Amen. Alright, God give the glory. Amen. So, communion, and then tithes and offerings. Oh, yeah. Okay, so we call on Brother Esso. Amen. So, panahon na naman po para mag-bless tayo, Lord, at makatanggap ng kanyang inheritance ng blessing. Sino po rito yung gusto makatanggap ng parte mula sa Panginoon? Amen. Amen. Sino po rito yung mayroon minana sa magulang nila? Pero masaya po yan, no? Yes. Yung parte? Siyempre, parte yun eh. Pero kung gusto natin magkaroon ng masayang party, ano sabi ko sa kanina, kailangan meron participation. Ayan, alam ni San Pedro. Alam ni Pedro ang kanyang salisyon sa Pilipinas. Para magkaroon ka ng coverage, kailangan meron kang participation. And naalala ko, nag-umpisa ang mga ties sa notary noong around 2014-2015. Sinabi ng isang kasamahan ko, siya rin yung nagturo sa akin ito. Para hindi ka mabigatan, sabi niya, gawin mo siyang parang bills, kasama sa bills, ganyan. And, kumbaga pa, ano yun eh, kumbaga sa Panginoon na yan,
parang kuryente yan, parang tubig, parang gano'n. Ganun yung ano na hindi siya sa'yo talaga yung pera na yun. Pero karamihan sa atin, maaaring yun ang naging motivation para magbigay. Marirealize mo na kung gagawin mo siyang parang bills, eh, meron kong anong pagbibigay sa sila para magkaroon ng motivation na kaya ako nagbabayad ng kuryente. Baka kasi magkukulan, kaya ako nagbabayad ng tubig kasi baka magsipulan. Ganun din yung magiging mindset mo ngayon sa pagbabayad ng tax. Baka, ayun, baka pag hindi ako nagbayad ng tax, mahito yung blessings. And which is, hindi po maganda. Kaya alam ko, binago na yung law about society sa New Testament, diba sabi na each one of us must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Cheerful giver na lang po. Kasi kung susundin natin yung law sa Old Testament, lahat po tayo babagsak. So, okay na, sermon eh. Pray na po tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami i-bless mo, Panginoon, sa mga sa future places na ang dating gabing ka naman. Lord, we pray, Lord, na seek our hearts, Panginoon, change our hearts into a cheerful giver, Panginoon, Lord. Na, Panginoon, ang aming mga blessings na ito, Lord, ay iyong ikasaya at ikagalak, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kapapala sa pangalan sa madalaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, habang naghahanda ang children, gusto nyo ba muna mauna ang mga men's? Yes! Commander muna ka. Muna si Commander, Ramon muna. Para mataan. Without your presence, and your kids would not be here and will not grow as great Christians without your guidance, without you working together to have our family be prosperous and working towards God's blessing for us. And this church is so grateful to have you working towards the goal of growing and the Great Commission. So we're grateful for your love, your care, your strength, giving birth to the kids is not easy. We know that the challenges that you have faced, we know that it's not an easy thing to do, but you've done your best. So we're grateful that you're always helping us grow and the church in our community. So, happy Mother's Day. We're grateful and happy. Thank you. Okay. Dalawang hura dyan para sa ating mga magbura at mga nalayan. Hura!
si Ang. Thank you.
Tanya, Lisa, and Trisha, our youth. Again, thank you to all our mothers, to all lahat ng mga kababaihan
kahit na isipin nila wala pa akong anak ngayon eh, kapatid, you are a female that God has promised na meron kang iba. Yung meron kayo, wala sa lalaki. Okay? So, ibig sabihin yung uterus, yung magdala ng isang bata. Never will it not mangyayari. Amen? So, we treasure you. Amen! So, let's raise our hand to God. Hallelujah. We are blessed. We have a fellowship like this to God the glory. So, all glory to God who is able to keep you from falling away and to bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Jesus, who alone is our God, our Savior, our Christ, Lord. All glory, majesty, power, and authority are His before all time and in the present and beyond all time. And all God's people declare, Amen. God bless everyone.